September 22, 2010. Aba, patapos na po ang buwan ng Setyembre. At syempre, kailangan pong paalalahanan kayo yung mga magpapadala ng balikbayan boxes sa Pilipinas. Kailangan pong ngayon pa lang nagpapadala na or ngayon pa lang nag-i-impake na. You are still watching Kababayan LA. Kasama po natin yun to give us tips on what to do with these balikbayan boxes. Suki na po ng Kababayan LA, Manny Paez of Manila Forwarder. Hello and welcome to the program. Hello, magandang araw sa iyo, Janelle. Kamusta ka na? Siguro hindi ka na nakakatulog. Pag ganitong panahon ba, busy na, nagsisimula na ba? Oo, dahil ngayon kasi ang daming changes sa shipping industry. Ano? Yung dating nagagawa ng 3 weeks, wala na nakagawa. No? Medyo matagal ng ang sailing pupunta ng Pilipinas dahil medyo nagtitipid na yung mga shipping line. So hindi na mabilis, pinupuno muna siguro nila. Hindi, ang ano kasi yung like driving in a freeway, you know, pagka 55 miles per hour, nakakatipid ng gas. Unlike before, yung mga barko, ang bilis ng takbo nila. Ngayon, right, they're trying to save gasoline, kaya medyo mabagal ang takbo nila. Okay, so ganok dapat kahaba ang palugit na ibibigay natin kung magpapadala tayo ng boxes sa Philippines? Actually, ngayon, simula na ang padalaan, lalo pumuntang Mindanao. Ngayon pa lang? Oo, ang dami na ang papadala ngayon. Ngayon, sa dahil ganun nga ang changes, plus yung mga inspection ng US Homeland Security, panay-panay inspection, it causes delays. Batas yun. We really have to follow that. Okay. Ngayon, para naman hindi tayo maging cause of delay, no? Ano bang, meron bang mga regulations dyan in terms of ano yung magandang ipadala, ano yung pwede, at ano yung hindi pwedeng ilagay sa box? Actually, ang dami yan. Ngayon, kung pupunta ka sa website ng Manila Forwarder, nandiyan yung mga restrictions, yung mga bawal na ipadala. Right. Iwasan natin dahil ang problema niyan, it could be a felony, no? Pag ginawa nila yun. So, mag-deliver sa kanila, paring NBI. Ay, naku, nakakatakot naman pala yan. And meanwhile, Manny, alam mo, ang daming naglalabasan kasi sabi nila it's a good business. Arami sa ating kababayan, nagsisimula ng mga freight forwarding businesses. Ano ba yung kailangan nating tandaan? Because sometimes, you know, mahirap ipagkatiwala yung isang box. Biro mo, pinaghirapan mo yon. Tapos baka hindi makarating, baka late dumating, baka sira-sira na pagdating. Una-una, talaga pag gantong panahon, ang daing nagsusulputan yan. Ngayon, yung mga yun, titignan mo, ang bababa ng presyo dahil hindi nila kabisado ang sistema. Eh, no? Hindi na alam yung ibang expenses, ang dami niyan. Eh, no? So, the best thing to do is really ask around. Yung mag-search sila. Ngayon, ang daing nakikita sa internet. Eh, just mag-search sila sa internet, check the company, they could make a phone call. Maganda rin, puntahan nila. Makita talaga na kung may opisina. May... Ang dami ngayon sa supermarket. Eh, isipin mo supermarket, eh, pag... balik mo doon, wala na yung pwesto. Oo, tama. Para pag kami nangyari sa mga gamit nyo po, maaari nyong puntahan, balikan correct nyo doon. Hindi yung may office, makita nyo, may warehouse, makita nyo yung mga ibang boxes. So, ano pang mga paalala na... Ang isa pa, makita mo yung attitude ng company, you know, yung pinapa... halagahan yung privacy ng bawat tao. Nakikita mo, punta ka sa isang lugar, nakita mo, nandun yung pangalan mo, address mo, mahasabong. Eh, di ba, lalo ngayon, dahing identity, dapat alagaan mo ang padala mo. Kumbaga. Nakikita mo attitude ng company, friendly ba sila, knowledgeable ba sila pagkakausap mo. Things right like that, di ba? Tama. You know what? There are times when nakikita ko yung mga boxes nagpa-pile sa isang public place. Tama ka doon. Nandun yung pangalan, nandun yung mga address. Ang dali, di ba? Oo, di ba? Kaya nga, dapat you really have to be smart when it comes to shipping. Lalo nga yung panahon na ito. Ano? Okay. Magtipid ka ng konti, pero ang laki ng kapalit na. Exactly. Alright, Manila Forwarder. Ilang years na ba kayo in business? Tayo, dito sa West Coast, mga 12 na or so. Nagsimula tayo sa East Coast. Na, eh. Right. And you can go to their place, drop off your boxes, and they also do pickups. Tama? Correct. 24/7 tayo. Dalawang shift tayo. So, yung mga kababayan natin na nagtatrabaho sa umaga, we could do pickups. Kahit gabing-gabi, pwede mag-pickup ng boxes. Basta schedule lang. Alright. You have to schedule that. And also, pagdating sa Pilipinas naman, I know that meron din kayong 24/7 customer support phone. Yung kaganda sa Manila Forwarder. Unang-una, ang company na sa Pilipinas, Manila Forwarder. Then tayo rin na may... hawa. Responsibility, no? No? Kung baga continuous ang responsibility. So pag may nangyari, hindi nagtuturoan. Tsaka tayo lang, alam mo, ang company na ang opisina ay nasa loob ng pier, nasa North Harbor. Ayan. Okay. That's Manila Forwarder. Yun pong magpapadala. Ngayon, pinaghihirapan natin yung pera natin dito sa Amerika at pinambibili ng panregalo sa ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas. We have to make sure that we're trusting the proper company, the proper people that will get the boxes delivered to the Philippines. Thank you so much, Manny, and more power to you and to Manila Forwarder. Salamat sa iyo, Janelle. Marami pong salamat sa inyong panonood. Manila Forwarder, that's the website, that's the number on the screen if you want to get more information. When we return on the show, pag-usapan naman po natin komedya at moro-moro. Ano ba yan?